popshies, no? Ito yung aking mga air plant, no? Yan. Yan ang aking mga air plant, kung nakikita nyo. Yan. Paano nga bang mag-alaga ng air plant? Napakadali lang mga momshies and popshies. Kung gusto nyo magsimula maghalaman, no? Or mag-alaga ng halaman, ito ang marirecommend ko na easy to care and wala siya masyadong keming-keming kailangan, no? Kasi ang pinaka-buhay lang niya is hangin at indirect sunlight. Ayaw nila sa ma-diretsyong araw. Ayaw nila ng ganun. So, air lang siya talaga. Ayan. So, kung nakikita nyo, no, may mga babies na yan, no, nakikita nyo yan. Ayan, mga babies na yan. Tapos, ito, yung mga maliliit, yan, kung nakikita nyo, mga babies na yan. So, kung talagang gusto nyong mag-alaga, mga first-timer na ano, yan. This is the best plant for you. Pwede siya indoor, pwede siya outdoor. Paano kung nga ba sila inaalagaan? You must watch the video kung paano sila alagaan. Okay? Subscribe dyan, please subscribe and hit the bell button para notified kayo every time may bago akong mga uploads. So ngayon nakikita nyo, no, ganito ko ginagawa ang pagdidilig sa aking mga air plant every once a week or twice a week. So yan, kasi air plant naman sila, so they can grow on air na walang lupa and everything. Ganito ko sila inaano, dinidiligan. So, ibababad natin sila for 15 minutes. Yan, ganyan. Yan. So, yan yung mga iba't ibang klasikong mga air plant, no? Actually, hindi ko alam yung mga pangalan nito, no? Hindi ko pa sila isa-isang ano. Ayan, ang dami niya ng mga babies. Yan. Kung nakikita nyo, ang dami niya ng mga babies. Tatanggalin na natin yan pag medyo matured na sila. Tapos ito, mga momshies and popshies, ito, yan, ito, nakikita nyo yan, baby ito nito, yan. Ito yung pinaka mother plant, ayan, ayan, tapos ito yung pinaka baby niya, hiniwalay ko lang siya, so malaki na siya, dati ang liit lang yan. Tapos yan, yan pa yung mga iba't ibang klasikong air plant, ito rin, ayan, ang dami na rin yung baby, yan, nakikita nyo, may mga babies na sila. Ayan, babies din yan. Ayan pa, babies din yan. Pag pwede na silang tanggalin from the mother, tinatanggal ko na para lumaki din sila. Ayan. Ito, ito, may papakita ko sa inyo. Baby rin ito. Yan. Ito, to. Yan. Ito, baby din to. Galing din to dito sa kanyang mother. Ayan yung pinaka-mother plant niya. Ito yung baby niya. So, malaki na rin siya. So, maliliit lang sila pag ano. So, binababad ko lang sila for 10 minutes. Ayan, no, may mga bagong babies. Nakikita nyo? Yan, yung, yan, bagong babies. So, pag pwede na silang tanggalin, tinatanggal ko na sila para lumaki. And then, pag ano, pagkatapos natin for 15 minutes, sila ibaba dyan sa water. Meron ako dito, yan, dyan ko sila nilalagay para matuyo sila. Actually, it's a recycle sa sirang electric fan ko siya kinuha. Yan. Tapos, inaano ko lang sila dyan. Binabaliktad ko sila dyan para maano, matuyo sila. Baliktad rin natin kasi minsan nag-i-stay yung minsan kasi pag hindi natin sila binaliktad, no, minsan nag-i-stay dito sa gitna yung water, nagiging root rot or nabubulok yung ating air plant. So yan, binababad lang natin sila dyan. Tapos meron ako dito, yan, napakalaki ng yan. Yung Spanish moss, yan, ganyan na siya kakapal. Yan, nakasabit lang yan. At ganyan na siya kahaba. So, ibababad din natin siya, no? Then, yung aking manawag kairog, yan. Ibababad din natin siya sa water. Sinasabit ko lang yan dito. Yan, dyan. Sinasabit ko lang yung mga manawag,
manawag ka irog dyan, sinasabi ko sila dyan. Kasama ng aking Spanish moss na mababad ko rin sila. Inaantay ko lang yung 15 minutes nila. Pagkakababad dun sa water. So, balikan ko kayo ulit kung paano ko sila pinapatuyo. Okay, mga momshies and popshies? Ayan, no? After 15 minutes, no, pwede na natin siyang patuyuin. Papagpag lang natin. And then, lalagay natin dito sa ating recycled na sirang electric pan, yung takip, no? Pataob natin, pataob natin siyang papatuyuin. Papagpagin natin. Yan. Para tutulo yung tubig, yung excess na water niya, tutulo lang siya, okay? Pagpagin. Yan. Tapos, pataob lang natin. Yan. Diyan, para matuyo sila ng pataob, ha, mga momshies and popshies, para hindi maipon yung tubig sa gitna ng ating mga air plants. Ayan. Tapos, yung ating ating Spanish moss, ganun din, bababatin natin siya sa tubig. Ayan. Babad lang. Babad lang natin siya ulit ng 15 minutes. Yan. Ganyan lang ang aking care tip sa pag-aalaga ng mga ating mga air plants, no? And yet, ito yung napakadali din niyang alagaan, mga momshies and popshies. Actually, kung gusto niyo mag-start mag-alaga, ito yung isa sa mga marirecommend ko sa inyo, yung mga air plants, kasi hindi natin sila kailangan itanim sa lupa. Air plant lang siya. Pag sinabing air plant, so nabubuhay siya sa hangin lang siya. At least, ayaw nila ng direct sunlight, no? Indirect at maliwanag na sunlight, no? Ayaw nila ng direct sunlight kasi masusunog sila. And pwede rin siya sa loob ng bahay, mga momshies and popshies, lalo na kung sa may bintana na part natin sila ilalagay. Gusto na daw kasi maliwanag at hindi masyadong naanuhan or nasisinaga ng araw. Ayaw nila nun. So, ganyan lang magpatuyo ng air plant, no? Pagka, ano nila, pagka babad nila sa tubig, no, itataob nila ng ganyan. Yan. So, para tumulo. So, yan. Nakikita nyo may tulo siya. Tapos, matutuyuin lang natin siya. Pag natuyo na sila, pwede na natin sila ulit ibalik sa dating pwesto na naka-front naman siya. So, ganyan. Papatuyuin muna natin siya. So, yun yung care tips, no, ng air plant natin, no. Gusto nila is indirect sunlight and yung mahangin sana na part. Kasi air plant na. So, nabubuhay lang sila sa air lang sila talaga. So, yun, no. Ito, nakababad na yung ating Spanish moss ulit. Yan. Tapos, ibababad din natin yung ating manawag ka irong, no? Yun. So, yun lang, kaya kung gusto nyo mag-start ng plants, no, isa to sa marirecommend ko, yung air plant, kasi hindi siya, low maintenance siya, hindi siya maarte, hindi, wala siyang mga iba't ibang klaseng kailangan gawin sa kanila. Basta, proper air, no, and proper light lang siya, no? Basta, well, ayaw niya sa direct sunlight. Hindi nila kaya yung direct sunlight. So, yan. So, pag ito, yan, yung mga babies yan, tatanggalin na rin natin sila. Papakita ko rin sa inyo kung paano magtanggal. Pag medyo tuyo-tuyo na sila, so tatanggalan natin sila. Tapos, ano pa ba yung mga characters? Yun lang. So, napakadali nilang alagaan, actually. So, kung gusto nyo mag-start ng planting, isa to sa marirecommend ko. Low maintenance talaga sila. And kung ayaw naman nyo sila palang ibabad sa water, pero once in a while, ibabad natin sila sa tubig, no? Para lang silang mag
magbabathtub sa tubig, no? Once in a while or once a month gawin niyo 'yon. Pero kung ayaw niyo naman, pwede silang isprayan, no? Spray ng tubig lalo kung nasa loob siya ng bahay. So spray lang. Tapos itataob niyo rin para hindi naiipon niyan diyan sa gitna, niyan. Hindi naiipon yung tubig sa gitna kasi diyan siya nagsisimulang mabulok pag naiipunan ng tubig. Yun. Tapos pag umuulan naman yan, gustong-gusto rin nila, so paliguan nyo rin sila sa ulan. So yun lang mga momshies and popshies, no, ng care tips at kung paano ko ako mag-alaga ng aking mga air plants. Okay, so please do to consider to subscribe and hit the bell button para notified kayo sa mga bago kong vlogs, and please like and share na rin po, no? So happy planting mga momshies and popshies. Bye for now.